Ninanais mo rin bang maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos? Hinahangad mo rin bang makarating sa kanyang kaluwalhatian? Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng panahon ng Kuwaresma. Kabilis ng panahon, parang kailan lang ipinagdiriwang natin ang Miyerkules ng Abo, tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. At kung ang panahon ng Kuwaresma ay panahon ng paghahanda, ang aking katanungan ay, kamusta naman ang ating paghahanda? Talaga bang naghahanda tayo? Do we really prepare? Talagang gumagawa ba tayo ng paraan na ihanda natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili, ang ating mga buhay upang maging meaningful din ang pagdiriwang natin ng Holy Week? Kasi walang saysay yung mga pagdiriwang ng Holy Week kung hindi natin na i-prepare ang ating sarili nitong panahon ng Kuwaresma. Kaya binibigyan tayo ng 40 days na preparation para maging meaningful, parang damang-dama natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang totoo at tapat na pag-ibig sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pag-alay ng kanyang buhay sa krus upang maging ganap ang kaligtasan. Yun kasi ang ating isi-celebrate sa Holy Week. Yung the greatest love of God sa pamamagitan ng pag-alay niya ng kanyang buong buhay sa krus, sa pamagitan ng kanyang pagkamatay, sa kanyang muling pagkabuhay upang maging ganap ang ating kaligtasan. At paulit-ulit kong sinasabi na ang ating mga pagbasa mula noong Miyerkules ng Abo hanggang sa Holy Week ay pabalik-balik ang kaniyang tema. Paalaala kung ano ang mga konkreto na dapat nating gawin. Palagi nating marinig na magsisisi at magtalikod sa kasalanan, magbalik loob sa Diyos, magbagong buhay, humingi ng kapatawaran at magpapatawad, magmamagandang loob lalo na sa mga higit na nangailangan, maglilimos, iwasan ang masamang gawain, talikdan ang pagkakasala, magbagong buhay, magbalik loob sa Diyos. Ito ay ang pabalik-balik na mga tema. Ito ang makongkreto na mga paghahanda na dapat nating gawin. Halimbawa, kung meron pang hindi tayo napapatawad hanggang sa mga sandaling ito, sana unti-unti na nating patawarin yung nagkasala sa atin. Kung mayroon pang hindi tayong binabati sa mahaba ng panahon, sana tayo na ang magpakumbaba upang batiin natin yung matagal nating hindi na binabati. At kung tayo ay nagkamali, kababa ang loob na lumapit tayo at humingi ng kapatawaran. Ito yung mga konkreto na dapat nating gawin. Kung tayo ay nagkasala, lalapit tayo sa pari at mangumpisan at humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala na ating nagawa. Nang sa gayon ay talagang handang-handa tayo na muling gunitain, ipagdiwang ang dakilang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Kasi ang Diyos ang unang gumawa nito sa atin. Kapag tayo ay humingi ng kapatawaran, gaano man kalaki o kadami o kabigat ang nagawa nating pagkakasala, ang Diyos ay handang magpatawad sa atin. Siya pa nga ang tumatawag sa atin, "Anak, bumalik ka sa akin. Come back to me with all your heart." Ito yung mga konkreto na dapat nating gawin na mga paghahanda
eh, via crucis tayo. Eh, may daladala kang sama ng loob. Tapos hanggang sa ngayon, daladala mo pa rin yun. Sayang yung pag-via crucis natin. Na hindi natin nailabas, hindi natin nai-release, hindi natin na-let go yung mga sama ng loob na iyan. Nang sa ganun ay magaan ang ating pakiramdam para muli nating gunitain at sariwain ang dakilang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Mga minamahal na kapatid, sa ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa ating ebanghelyo, ating narinig ang pagbabagong anyo ni Jesus. Kasama niya ang kanyang tatlong mga favorite na mga apostoles, si Pedro, si Santiago, at si Juan. Umakyat sila sa bundok, at doon sa bundok ay nasaksihan ng kanyang tatlong mga alagad ang pagbabagong anyo ni Jesus. Narinig natin sa ating ebanghelyo kung ano ang nangyayari. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita ng tatlong mga alagad sina Moises at Elias na nakipag-usap kay Jesus. Ano ba itong pagbabagong anyo ni Jesus? Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay isang patikim sa kanyang mga apostoles kung ano ang kanyang kaluwalhatian. The transfiguration of Jesus is just a foretaste of what is the glory of God. Patikim lamang kung ano ang kaluwalhatian ng Diyos. At noong matikman at noong maranasan ni Pedro kung ano ang kaluwalhatian ng Diyos, sabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Maganda pala rito, masaya pala rito, punong-puno ng kaluwalhatian pala rito. Dumito na lang tayo, Panginoon. Huwag na tayong bumalik doon sa baba kasi maraming kahirapan doon. Maraming pagtitiis, maraming mga pagsubok, maraming mga problema, dumito na lang tayo, Panginoon. Kung gusto mo, gagawa kami ng kubol. Ang isa para sa iyo, ang isa para kay Elias, ang isa para kay Moises. Dumito na lang tayo, Panginoon." Subalit, sabi ni Jesus, kailangan bumaba tayo. Subalit, ang inyong naranasan ay wag na wag ninyong sabihin kaninuman hanggat hindi muling nabuhay ang anak ng tao. Kasi ang kaluwalhatian ay makamtan lamang sa pamagitan ng pagsasakripisyo, pagsisikap, at mga paghihirap. Ang kaluwalhatian is not an instant for us. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lang basta-basta na ibigay sa atin. Kung nais nating makamtan at makarating sa kaluwalhatian ng Diyos, kailangan pagsikapan natin ito. Kailangan pagtuluan natin ng pawis, luha at dugo. Kailangan pagsakripisyuhan natin ito upang makamtan natin itong kaluwalhatian ng Diyos. Kaya mayroon tayong makasabihan eh, no pain, no gain. Sacrifice is a key to success. Hindi tayo uunlad, hindi maging maluwalhati ang ating buhay kung patulog-tulog tayo. Hindi maging maluwalhati ang ating buhay kung mga tamad tayo at wala tayong ginagawa. Makamtan lamang natin ang kaunlaran at kaluwalhatian ng ating buhay kung tayo ay magsusumikap, magsasakripisyo, magpatulo ng pawis, luha at dugo at kahit ialay ang ating buhay. Halimbawa, wala namang isang bata na lumabas sa sinapupunan ng kanyang anak na nagbitbit kaagad ng diploma. Upang makamtan ng isang anak ang diploma,
kailangan pagsakripisyuhan niya itong balik-balik sa eskwelahan. Magpuyat siya sa kanyang pag-aaral. Gumawa siya ng kanyang mga assignments. Talagang magpatulo siya ng pawis, luha at dugo upang makamtan niya ang diploma na kanyang hinahangad. Wala ding isang magsasaka na naghasik ngayon ng mga binhi at kinabukasan ay mag-aani siya kaagad. Kailangan patuluan niya ng pawis, luha at dugo pabalik-balik sa kanyang bukid at aalagaan ang kanyang mga inihasik na binhi upang ang mga ito ay mamunga. Nang sa ganon maging maluwalhati ang kanyang buhay panahon ng ting-ani o panahon ng harvest time. Ganon din, mga kapatid, ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ito instant na ibinibigay sa atin. Pinaghihirapan natin ito. Pinagsusumingapan natin ito. Kaya kahit marami tayong ginagawa sa ating buha, sa ating mga tahanan, narito tayo ngayon upang makinig sa salita ng Diyos at tanggapin ang kanyang katawan at dugo. Kahit alas stress ang init-init, subalit nagsasakripisyo tayo para mag-via crucis. Yan ay bahagi ng ating mga pagsusumikap kasi nais nating makamtan ang kaluwalhatian ng Diyos. At ano pa ang dapat nating gawin upang makamtan ang kaluwalhatian ng Diyos? Narinig natin sa ating ebanghelyo, nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ano ang karugtungan noon? Ano ang karugtungan noon? "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ano ang sunod? Inabibliyarasal na kayo, ilang beses yung narinig itong ebanghelyo. "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Kaya ano ang awit natin bago ang ebanghelyo? "Wika mo'y aming diringgin. Wika mo'y aming susundin. Wika mo'y aming tutup din." Ibig sabihin, makamtan lamang natin ang kaluwalhatian ng Diyos, marating natin ang kaniyang kaluwalhatian, isa sa pamamaraan ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. At hindi lang hanggang pakinig, kundi dapat natin itong susundin. At hindi lang basta sumunod, kailangan din at isabuhay ang mga salita na ating sinunod at ating napakinggan. Kaya ang hamon palagi sa atin, pagkatapos nating marinig ang salita ng Diyos sa Biblia, Rasalte, anong nangyari sa atin? Anong ginawa natin sa salita ng Diyos na ating napakinggan? Nagbahabahaginan pa nga tayo ng kaniyang salita. Anong ginawa natin sa salita ng Diyos na ating napakinggan? Pagkatapos nating magsimba at nagpasalamat pa nga tayo noong marinig natin ang salita ng Diyos, sabi ng lektor, ang salita ng Diyos, sumagot tayo, "Salamat sa Diyos." At pagkatapos ng misa na napakinggan natin ang salita ng Diyos, ano ang ginawa natin sa mga salitang ito? Mahirap sundin ang salita ng Diyos kung hindi ito natin mabuting napakinggan. Kaya noong dumating ako dito, kaagad-agad nating inayos ang ating mga speaker. Kahit gumastos tayo ng more than 300,000 kasi gusto kong mapakinggan natin ang mabuti ang salita ng Diyos. Kasi sayang ang pagdiriwang ng banal na misa na pag-uwi natin ay wala tayong daladala na salita ng Panginoon na hindi tumimo sa ating isipan at sa ating mga puso.
Kaya kahit sa mga misa natin sa mga chapel, bumili uli tayo ng mga speaker at magandang microphone upang kahit sa makapilya, sa ang sulok-sulok man tayo magmisa, ay mayroong maganda tayong sound system upang maraming makarinig ng salita ng Diyos. Kasi ang pakikinig ng salita ng Diyos ang siyang tutulak sa atin upang sana ating sundin ang kaniyang mga salita. Subalit, hindi hanggang sunod lang, kundi sana ang mga ito ay ating maisabuhay at maisakatuparan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nang sa ganun ay ating maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos at tayo balang araw ay makarating doon sa kaniyang kaluwalhatian. Diba na-experience natin yan sa ating mga Biblia rasal? Kapag tayo ay talagang na-touch ng salita ng Diyos, minsan nga umiiyak pa tayo. Pagkatapos natin ng iyak, ang gaan-gaan ng ating pakiramdam. Parang nasa langit tayo pagkatapos nating mapakinggan at nagbabahaginan ng salita ng Diyos. Kahit dito sa lupa ay pinatitikim na sa atin kung ano ang langit sa pamagitan ng kaniyang mga salita. Kaya kailangan ang mga salitang ito ay ating pakinggan, ating sundin at tupdin tungo sa ating kaluwalhatian. Nais mo bang maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos? Hinahangad mo rin bang makarating sa kaniyang kaluwalhatian? Ano ang iyong ginagawa upang matupad ang hangaring ito? Ang salita ng Diyos ay pakinggan. Ang salita ng Diyos ay susundin. Ang salita ng Diyos ay ating tutupdin upang ating maranasan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Amen.